Narito ang ating pork belly na binili ko ulit sa isang frozen shop. Dito sa ating nilagang pork belly is meron tayong paminta na nilagay, dahon ng laurel, asin. Yan ang technique para maging crunchy ang ating crispy. Yan po is pagwiwisik ng tubig. Nag-iingay ang ating kawali. Kawaling kasirola. Pagka medyo tumigil yung ano, yung pag-sizzle ng kasirola, saka natin siya babalik ta rin. Dali natin ganyan yung naluto. Hindi talaga. Try natin. Nagalito lang ako kung nakamagluto. Ang purpose kasi ng tubig dito para yung bang parang nag-chicharon yung skin ng ating pork. Ay, hindi pa nga ng tubig. Ayan, malapit na maluto. Tumitigil na ang pag-sizzle. Pero, dere. Medyo ingat-ingat lang tayo. Kasi ito eh, kailangan sana kung maaari mahaba yung sandok na ginagamit. Medyo makulay lang yung ating karne. Kasi yung una natin na iprito dito eh meron siyang achuete. Gumawa kami ng kwek-kwek kanina. Hasyenda nila yan, bahay na. Pwede na hanguin. Ewa, magtingin-tingin. Ilagay muna natin sa ating chopping board. May tinignan o. Ano? Kabahay ko makatingin. Itong maganda, ang pangit naman. Diba? Kung makatingin. Meron dyan? Sabi ko. Yun ang mga nakatingin. Ayun ang mga nalaglag yung ating isang karne. Prito na lang natin ulit. Ito medyo maitim lang sa ano, walang lataing lightings, makikita yung crispiness ng ating lechon kawali. Hiwain natin dito sa ating sangkalan. Pasensya sa aking kutsilyo. At pang-camping lang talaga. Ayan. Maririnig talaga. Tumahimik kayo. Iba hilaw yun. Iba-iba technique nito. Dali, eh, paharap natin yung ating camera. Ayan.
crispy, matry nga. Hindi ko naasinan kasi mapan. Behind the camera, maririnig naman ninyo kung paano umuyain. Ang sarap.